Ampalaya, dito sa Switzerland guys, ang isang kilo ng ampalaya is... Hello guys, welcome to my channel. And today guys, mag-harvest po tayo ng ampalaya. Ito po yung ampalaya natin. Yan. Yan. For 2 months. What's that? Wait. No need to wash. Huh? Ha? No need to wash. No need to wash. No, you don't need to. Ang dami na may ampalaya guys. Guys, ito mag-harvest po tayo ng ampalaya. Itong pang third na namin na harvest. Pero ang dami pa rin mga, still a lot of blooms, no? Yan, ang dami pa rin po. Ayan, mag-early fall na, pero ang dami pa rin tumutubo. Yan, Sayang guys. Sus, napurga ako guys sa kakain ng ampalaya. Ang dami. Ayan, Yan lang. Super. Tomato? Bacon? Yan guys, Yan. Ampalaya, dito sa Switzerland guys, ang isang kilo ng ampalaya, it cost 22 Swiss francs. So that's 1,100 pesos. Yung mahal dito. So, yung asawa ko talagang nagsaga magtanim. Pang third na namin, third batch na to na mag-harvest. Ang dami pa rin talaga. Ayan. Nakuha na namin all in all is yung mga 30 piraso. Ayan guys. Ayan. Ang dami pati. Ayan guys. Ayan. Parang nagtumutubo lang siya. Parang weeds lang ba? Ayan. Tapos ginawa namin yung iba pickles. May pickles na mag-isawa ko na siya gumawa ng pickles. Ang sarap. Tapos ginagawang salad namin po. Which one? It looks nakatuwa yun. Isawa ko talaga ng kanong nag-alaga nito. Sarap nang ilagay sa munggo. May pamilya ako ng dami talaga guys. Ang taba ng lupa nila dito. Ay, ito. Hala, ang dami. Ito pa pala guys. Dami. Ayan, meron pa. Isang linggo pa to. Yan, sa lupa lang nalagay guys. Dito. Ito yun talaga yun. Pwede nang i-harvest bukas to. I-harvest ko bukas. Pero yung iba gagawin ko. Kahanan namin ng seeds. Yan, marami pang maliit. Malapit na talaga. Mga ano. Malayo pa mga Pilipina dito. May squash. Talos ng kamote ito guys. Yan, meron ako. Ang lagay sa ano. Ang lagay sa munggo. Diyan ako itong tanim na. Yan, yung bataw dito. Yan, tatanim ko na nga ito. Ilan natin. Ang sarap nito guys. Ito na nga guys. Ayan, malapit maluto ang ating steamed fish.
Hi guys, welcome to my channel. Welcome to Jeannie Brown's Kitchen. So to this video guys, ay magluluto po tayo ng steam fish. Ito yung fish na binili namin. Ayan. Naka 50% off siya. Good quality pa rin siya guys, got 50% off po. Ayan. If hindi siya sale, ayan, nasa 27 Swiss franc. Ayan. Sa 1,300 pesos. Mga ganyan. Anyway, ayan po ang gagamitin natin na fish for today. So, kaya ba maganda siya pang steam fish or pwede rin siyang i-prito. Masarap din siya. I-prito siya guys. Kabili siya yan. So, yung mga ingredients natin today, ayan, ito po. Ayan. Meron po tayong cilantro. Meron po tayong ginger. Meron po tayong white onion. And garlic. And Thai chili. And ito po yung spring onion. Yung chives. Yung chives na tawag po yun. And then, meron po tayong rice wine. Ayan, rice wine. Sesame oil. Kikuman. And fish sauce and peanut oil. Yun ang mga kailangan nito. Anong available dito sa aming kitchen, yun po ang gagamitin. Ayan. So, kailangan po natin ng steamer, pero wala ka ako kaming malaking steamer. So, para-paraan na lang talaga. So, let's cook, guys! Nga, guys, nilagay, pinagkasya natin sa isang plato. Darawang fish yan. So, yung isa, freezer na lang namin kasi hindi namin maubos din yun. Ayan. So, yun. Lagay ko na lang din ng lemon. Meron po ng lime. So, i-ano na natin to steam. For about maybe mga 10 minutes or 15. Ayan. Nilagyan ko pala siya ng rice wine. Salt and pepper lang yun. Kasi yung kikuman may lasa na kasi siya. Tsaka more on kami na yung condiments mo ganyan na. So, ayan guys. Ayan na ang start na natin lutuin yung steam yung fish. Ayan. Dalawa lang ang nalagay ko sa plate. Lagyan siya ng rice wine, ng kikuman, fish sauce, at saka yung sesame oil. Ayan. So, steam natin ng mga 10 minutes. Okay, guys?